pagka-wonder naman nating si Carl, matatawag din daw na mentalismo ang isa sa mga kakayahan. Pero ang kaibahan, kaya niya raw baluktutin ang mga bagay-bagay. Gamit lang ang kanyang isipan. Nasubukan ko siyang pagalawin gamit ang isip. Pero di lang yan. Carl bilang magician sa Dubai. Dito nakapag-ipon siya para sa matagal na niyang pangarap. Ang makapagtanghal sa sarili niyang palabas na world class ang datingan. Ang goal talaga namin is magkaroon ng isang malaking magic show dito na Philippine pride talaga na pwedeng ipagmalaki sa ibang bansa. Kaya nang makaipon, umuwi si Carl sa Pilipinas at sinimula ng pangarap. Pero matapos mag-invest ng mahigit 1,000,000 piso para sa mga kagamitan at iba pang kailangan, naudlot ang kanyang plano dahil sa pandemya. At ang nagpalala pa sa kanyang pinagdadaanan, sariwa pa raw ang sugat na dulot ng pagkamatay ng kanyang ama noong 2019. Kaya si Carl halos 1 taon daw nalugmok sa kalungkutan. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko that time. Blanco lahat, talagang back to zero lahat, talagang lugmok, para akong binagsakan ng langit at lupa talaga na pinagsama. Pero unti-unti, pinilit niya na muling bumangon. Pansamantalamang naudlot ang pangarap, ibang landas muna ang tinatahak ngayon ni Carl bilang negosyante. At ngayon naman, papakita ko sa inyo mga kawander, yung mga cart natin, no? Na nagpe-prepare na sila kasi mamaya lalarga na yung mga yan isa-isa. Sa sarsa taragista kuyaki taragista kuyaki ng masa panalo sa lasa taragista kuyaki authentic di lang basta basta pinakikilala sa lahat ta kuyaki masarap lalo na kapag mainit init. Yung unang araw nagtinda ako, sobrang kinakabahan ako, no? Syempre as a magician, perform ako sa malalaking stage. Tapos napunta ako sa kalsada, nagtitinda ako ng takoyaki. Parang nakabenta ako noon, 200 pesos, apat na order lang yung nabenta ko. 200 pesos, parang
sobrang, kasi as a magician, ang laki ng mga talent fee namin, eh, diba? 200 pesos sa 12 oras kong pagtitinda. Tapos pag uwi ko, nagpagas ako, pinanggas ko rin yung 200 pesos ko. Wala, then sabi ko, tutuloy ko pa ba ito? Then tuloy-tuloy lang, mga ilang buwan ako na gaano, dumadami yung customers, bumabalik-balik, no? Minsan nakaka-order na kami ng 100 orders na, 150 orders. Then kumuha na ako ng tao na gagawa dun sa unang cart namin. Mayroong mga ibang tao na gustong gawin din yung business ko. So naisipan ko, ibenta sa kanila yung business na ginagawa ko, no? Pina-franchise ko yung negosyo ko. Then yun nga, sabi ko, aba, okay ito, nakakatulong din ako sa mga taong nawalan ng trabaho, mga OFW na umuwi din galing Dubai na katulad ko, nabibigyan din natin ng magandang income talaga. Yung taragis talaga kasi expression niya ng daddy ko pag nakakain siya ng, hindi naman siya ano eh, hindi siya mura eh. Parang expression lang siya. Pag kumakain siya ng masarap, napapataragis siya sa sarap ng mga kinakain niya. Then, that time, pumunta ako ng DTI, magre-register ako. Wala akong alam na pangalan. Actually, susulat ko yung pangalan ng business eh, business name. Wala akong alam na pangalan. Sabi ko, Taragis, anong gagawin ko dito? Taragis. Yun na yung nilagay kong pangalan. Basta makatikim ka ng takoyaki namin sa lasa pa. Tsaka hindi nyo na itatanong, yung logo doon is yung father ko. Yung logo doon sa gitna. Sabi ko nga sa kanya, ikakalat ko yung mukha mo sa buong Pilipinas. Sabi ko sa kanya. Nanginibabaw sa lahat, habang sa harap mo pa mismo niluluto. Binibilog at pinapagulong, sa amoy pa lang na iyong malalanghap. Lalo pang inaakat ang sabit na pagkagutong. At sa bawat kagat ay mas malalasap mo ang lasa habang dahan-dahan ang inunguya. Sa sobrang sarap, para bang may bubulong sa'yo na mag-franchise ka na rin kaya. Dito siya, Taragis, takoyaki, Taragis, takoyaki ng masa, panalo sa lasa. Taragis, takoyaki, Taragis, takoyaki na laging naliligo sa sarsa. Taragis, takoyaki, Taragis, takoyaki na... Oo naman. Yung magawa pa lang yung negosyo na yun, masasabi ko na successful na siya. Kasi sobrang dream ko rin talaga magkaroon ng traditional business, like food business na ganito, no? Sa tingin ko, hindi normal sa isang negosyo na magkaroon ng 50 branches or mahigit 60 branches na sa loob ng 10 months, tingin ko. Tingin ko, hindi siya normal eh. Tingin ko, ano siya eh, meron siyang something. Kumbaga, sabi ko nga, ang galing, parang magic yung nangyari sa negosyo natin. Sisindihan ko lang yung tissue, ilalagay ko lang sa kaldero. Ayan, parang ganyan. Tapos tatakpan ko lang siya ng ganito. Instant takoyaki. Hindi ko ihihinto na to, hindi ko to ihihinto. Pero magmamagic pa rin ako. Pero hindi natin alam, baka merong oportunidad na ano, merong oportunidad na dumating na matuloy pa rin yung show na yon.